Gusto mo bang mag-apply rito sa MOVIT, kaso ang problema is yung lisensya mo is non-professional? Sakto, may tinatawag si MOVIT na License Upgrade Caravan. Paano nga ba yung ginagawa? Tara, pag-usapan natin. So yun, what's up mga paps? Ako dito si Noah. Pag-usapan natin yung License Upgrade Caravan ni MOVIT. Sisimplihan lang natin to. Huwag na tayong huwag na nating gandahan. Huwag na tayong mag-edit-edit ng kung ano-ano. Simpleng ano lang to para mas lalo niyong nauunawaan. So, kung may lisensya ka ng non-pro, gusto mong maging professional, ito, panoorin. Una mong gagawin, kunwari gusto mo na mag-apply rito sa MOVIT, ang una mong gagawin, ang una palang kailangan is dapat meron kang lisensya na non-pro. Yung non-pro na lisensya mo, dapat 6 months yan bago mag-expire. Opo, 6 months po bago mag-expire yung lisensya mo. Para si MOVIT na ang bahalang mag-upgrade niyan para maging professional. Pangalawa, dapat wala kang valuation sa LTO. Wala kang pending na kaso. Kung may kaso ka man, okay lang yan. At least, na-settle mo na yun. Kumbaga, malinis na yung record ng lisensya mo. Pangatlo, maghanda ka ng perang 1,250 para sa processing fee. Pangapat, dapat yung motor mo 2019 model pataas. Panglima, dapat yung OR at CR mo malinis yan, nakarehistro, walang aberya. Kailangan yung motor na gagamitin mong pang-apply is dapat sa'yo nakapangalan. Kung hindi man sa'yo nakapangalan yung motor na yon, dapat meron kang authorization letter. Meron naman akong vlog about yan kung paano mag-apply. Yun ang kailangan nyo. Yung mga sinabi kong yon, yun ang kailangan ninyo para maging professional yung mga lisensya nyong naka-non-pro. So, ilalagay ko yung link sa comment section or kaya yung QR code, iscan nyo yon. Pagkatapos nyong i-scan, makaka-receive kayo ulit ng text mula kay MOVIT kung kailan ang schedule nyo para yung lisensya nyo is maging professional na. So, pupunta pa kayo sa pagkakaalam ko ha, pupunta kayo sa main para mag-exam. So, ganun lang yung kadali. Kailangan mo lang ng no LTO valuation, 1,200 na pera para sa 1,250 na pera para sa processing fee. Tapos ang next dun is meron akong link na ilalagay dyan sa comment section. Yung link na yon, mag-fill up kayo dun. Lagyan niyo yung pangalan niyo, contact number niyo, address niyo. Basta fill up niyo lang lahat yung kung ano yung mga hinihingi dun. Tapos hintayin niyo kung kailan yung next na schedule niyo. Basta step by step yun. Mahalaga talaga na maka-fill up kayo dun sa link na yun. So, yun lang naman yan mga paps. Ganun lang siya kadali. So, sana naunawaan nyo. Kung hindi nyo naunawaan, pwede nyo akong irektang i-PM or mag-comment kayo dyan kung ano yung dapat nyong gawin kapag meron akong na-miss or hindi nasabi dito sa tinatawag ni MOVIT na License Upgrade Caravans.